What we do here is go back. Good evening. Isa na namang vlog ang ating itatampok, ang pagbubukas ng fountain ni Mayor dito sa Bonifacio Shrine o Kartilya ng Katipunan. Ito po ay malapit po sa City Hall ng Maynila at nilunsad po kani-kanina lamang sa pangunguna ng ating Mayor na si Isko Moreno. Halika, panoorin mo aking vlog. So, kakatapos lang ng programa, kani-kanina lang ay inilunsad ang pagbubukas ng fountain ng Maynila dito sa may Bonifacio Shrine o Kartilya ng Katipunan. So, yan. May kita mo kakatapos lang ng maya-maya magpapatugtog ulit yan. So, ito yung control center ng fountain. Actually, yung tubig nito, nagre-recycle lang siya. May makina siya dito sa ilalim ng lupa. So, ang kagandahan nito, yan, makikita mo talaga ang laking pagbabago ng Maynila. Lalong-lalo na ang intensyon ni Mayor Isko Moreno ay pataasin ang turismo ng ating lungsod ng Maynila. Yan, kung mapapansin mo, ito yung hanging garden na nasa gilid nito ng Bonifacio Shrine o Kartilya ng Katipunan, itong control center. Nasaan? Andun sila, yun. Yun sila yung nagko-control ng music. At sa ilalim nito, actually, dito yung inaano yung mga tubig. Nagsa-cycle lang yung tubig pala nito, hindi pala siya yung nag-aano sa nawasa. So may tubig na siya sa ilalim, nagsa-cycle lang siya. So ito, maraming pa rin naghihintay ng magpatugtog. Actually, magpapatugtog siya. Humihinto kasi siya eh. Siyempre, kailangan din magpahinga ng makina sa ilalim ng lupa. At yung tubig at saka yung mga ilaw para at least hindi naman mabilis masira yung nito yung pinagpagawa ng fountain. So ito ay malapit po to sa Intramuros. Malapit din to sa UDM o yung eskwelahan ng Universidad ng Maynila at sa Jones Bridge, papuntang Jones Bridge po, doon po. So ayan na, tumutugtog na. Ito yung Maynila. Actually, ito yung ini-improve ni Isko Moreno yung tourism. Ang ganda ng tugtog, oh. Saktong-sakto. Ganda ng tugtog, di ba? So, may makikita ka dito magpapamilya, magbargada, mga estudyante, at iba pa pang mga magpo-boyfriend, nandito rin sila. Maganda tong mag-date pagkadating sa February 14. So, ang ganda, no? Sobrang ganda, oh. So kung mapapansin mo, no, panay siya, related sa bansa natin yung mga tugtog. Especially, Bahay Kubo, Manila, libutin mo ang Pilipinas. Ito naman, isa na namang kaawiting pambata na niremix, no?
So ito yung pinapaihwating lang na ang ating bansa tayo dapat maging makabayan. Sabi nga ni Andres Bonifacio is, love your country next to God, your honor, and most of all, yourself. Yan ang pagkakasabi ng ating pambansang bayani na si Andres Bonifacio. At sabi nga ni Rizal, ang hindi magmahal sa sariling wika, daig pa ang hayop at malansang isda. So yan, ang ganda talaga, sobrang ganda, no? Yan. At dumadami rin yung tao kahit mag-alas 12 na ng gabi, no? So ito naman, tugtog na to, Leron Leron Sinta, no? Remix siya, no? Ayos din ang ideya nito, no? Napakaganda ng ideya ng ginawa ng ating lungsod ng pamahalaan. Especially kay Yormi Isko. Ganda niya, sobrang ganda. So yan, no? Dami na rin tao dito. Dami rin talaga. At saka maganda siya. Matutuwa ka kasi retro yung tugtog niya, no? Leron Leron Sinta, Manila, halos lahat ng mga tugtog niya, no? Mapapansin nyo, meron na rin siyang Bermuda grass, no? Ayan. Actually, kakatapos lang nung kanta. Meron na naman na next mamaya. Pinagpahinga lang siya ng 5 minutes. Then another song na naman siya. Ayan. Daming din tao, no? Nandiyan yung maganda to sa February 14. Sa Valentine's Day, dito kayo mag-date. Napakaganda na rin siya. So, quick recap tayo sa ating Philippine history, no? So, si Andres Bonifacio po ay ipinanganak sa Tondo, Maynila noong November 30, 1863. At ang kanyang tatay ay si Santiago ay isa pong mangingisda. Ang kanyang nanay naman ay pangalan ay si Catalina de Castro, isa po siyang factory worker sa isang sigarilyo. Si Bonifacio po ay namatay noong May 10, 1897. So, ang kagandahan nito, no, isa sa mga famous line ni Andres Bonifacio, no, yung sa tinabuang lupa, yung pag-ibig sa tinabuang lupa, no, anong pag-ibig pa ang ihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila, gaya ng pag-ibig sa sariling lupa, anong pag-ibig pa, wala na nga, wala na nga. So, si Bonifacio rin po ang ama ng himagsikan, tinatawag din siya supremo ng ating mga kababayan na revolusyonaryo noong panahon ng Kastila. Siya po ay lumaban sa mga Kastila before. So, nasa history natin yan. Isa siya, actually, sabi nga nila, siya raw ang unang presidente ng Pilipinas. So, ating pinasasalamatan ngayon ang ating buting mayor na si Isko Moreno. Nagpapasalamat kami sa isang proyektong ito na panturismo. At nagpapasalamat din kami sa ahensya ng Department of Tourism, kay Pangulong Duterte at sa iba pang sanghay ng gobyerno. Nang dahil sa inyo, nakikilala ulit ang Maynila. So, maraming salamat po sa panonood ng aking vlog. Manila, God first. So, sa mga nagtatanong kung saan daw nanggagaling yung tubig, kasi sabi raw nila, aksayado raw sa tubig. Hindi po, actually may tubig na po siya sa ilalim. Tapos, nagre-recycle lang po siya. Tapos, nandun po yung control room, oh. Yun, andun po yung control room. Siya yung nagano. Actually, pagka tumugtog na siya, every 10 minutes po, umi-stop po siya para mapagpahinga rin po yung fountain. So, ito,
Kakatapos lang, actually, 12 o'clock na siya ng gabi. Wala nang tugtog, patay na. So, siguro bukas ulit. Ayan. Tapos na siya. Pero may mga tao pa rin, no? Ang ganda kasi ng ano? Ang ganda kasi ng scenery dito. Napakaganda rin. Kung mapapansin mo, meron din siyang ano, turista, ayan, no? Meron din mga Chinese dyan, ayan, nandyan, nanonood. Kakatapos lang po nung ano, kakatapos lang po nung fountain. I think i-improve pa to ni Yorme, lalagyan po to ng mga bangko dito sa gilid-gilid, ayan. Actually, ang ganda niya talaga. Ayan, ongoing construction pa rin yung Manila City Hall underpass. So siguro by next week matatapos na rin to, no? Update tayo dito. Tignan natin yung ano. Punta tayo dun sa baba. Update tayo dito sa ano, no? Sa ginagawang underpass sa Manila City Hall. So ito to, matapos na rin naman to. Siguro na nasa 90% na rin siya. Tapos bababa tayo sa ano, sa baba. Tignan natin yung update niya. So ito, no, nasa 90% na po yung underpass. Actually, ang ganda ng ano niya, design niya. Ayan. Classic siya, no? Ayan. So ito, no, may tindahan din itatayo rin siguro dito. Tapos ito. 90% na, matatapos na rin siya. Luminis na rin siya, no? Dati dugyot dito. Maano dito, madumi dito before. So dito 'yung papuntang Intramuros, dito 'yung sakayan papuntang Tap. So dito tayo sa sakayan papuntang Tap. So laki ng pagbabago ng Maynila, no? Maliwanag na siya. So ito na 'yung simula ng pagbabago ng bagong Maynila.